Sino po yung responsable sa paghahanap ng tubig na mapagkukunan? Yun pong concessionaire o MWSS? The MWSS corporate office may reply. Thank you, Mr. Chair. Sa long term po, ang nasa responsibility po yan ng MWSS. Ano po? Nasa responsibility po namin ang pag-develop ng long-term water source katulad po ng pag-duplicate namin ng katulad ng kasinlaki ng Angat Dam. Kaya po kami ngayon ay gumagawa ng Kaliwa Dam. Iyon po yung phase one sa aming long-term. Ang MWSS po ang may responsibilidad na maghanap ng mapagkukunan. Water source, source of raw water. Kayo po, hindi po ba? Mr. Tama po, okay. Congressman. Pwede po ba nating i-point out sa alinmang, kayo na pong maghanap, nandiyan naman po yung mga kopya ninyo. Doon sa water concessioner agreement nung dalawang agents ninyo or contractor, nakalagay po ba dyan kung sino yung merong responsibility? Pwede po ba niyong i-point out ang provision kung sino ang may responsibilidad ng pagkuha o paghahanap ng source ng water? Page 14, but the letter I do not have. Mr. Chairman, we are trying to look at the concession agreement. Pero po, ang nakalagay po sa concession agreement, we are just looking the specific provision that on the 10th year of the concession agreement, the concessioners will have... are no longer allowed to develop water source. Nandoon po doon sa ating concession agreement na meron tayong assumption that MWSS will deliver Laiban and the Laguna Lake. Kaya lang po, nung nagkakaroon po ng problema ang gobyerno na ang MWSS pag-implement ng Laiban at saka ng Laguna Lake, there was a specific approval on the part of the Board of Trustees to allow Maynila to develop Laguna Lake. Yan na po yung putatan. Sila na po ang nag-develop. And Mr. Chair, ganito nga po eh. Mahigit na 12 taon na ang nakararaan mula nung ibigay nilang responsibilidad sa dalawang concessionaire. Hanggang ngayon po, may agam-agam pa sila kung sino talaga ang dapat humanap ng tubig. Ito po ay isang responsibilidad na napakalaki. Buhay po ng mga mamamayan ang involved dito. Hindi man lang ninyo ma-pinpoint kagad. Ipagkakatiwala po ba ninyo kahit kanino yung paghahanap ng source ng tubig? Dapat po, meron po kayong nakahandang mga sagot dyan. E kung sakasakali po, kayong responsibilidad pala. Sila talaga. Bakit sinisisi po ninyo kagad ang Angat Dam? Puro na lang po ang Angat Dam ang ginagawa niyong sangkalan dito eh. Kapag ka po ang Angat Dam ang ginagamit niyong palaging sangkalan ng problema, ang parang sinisisi ninyo ang Panginoon Diyos. Bakit po? Sino po bang nagpapaulan para magkaroon ng tubig ang Angat Dam? Madam, pakisagot po. Sino po ba yung nagpapaulan para ang Angat Dam magkaroon ng tubig? Sino po? Ah... Pati po ba naman yun, hindi nyo masagot?
It's a nature. We have two seasons. One is dry and one sino po is, ang nagpapaulan para magkaroon ng tubig ang Angat Dam? Hindi ko po tinatanong sa inyo ilan ang seasons natin. Kapag ka ang sinisisi nyo ang Angat Dam, technically, ang sinisisi mong Panginoon Diyos. Tama o hindi? Kaya nga po tayo. Alam po ninyo, gusto natin maayos ito talaga. Kasi po ang buhay ng mamamaya, ang gusto po natin dito, maghanap po tayo ng mga bagay-bagay magagamit natin para tayo magkaunawaan, para maayos. Hindi po tayo maghahanap ng mga bagay-bagay na mag-aaway-aaway tayo. Just to interject, Deputy Speaker Marcoleta, kanina po pinag-usapan na dine-develop na nila yung Kaliwa Dam. The total cost para sa Kaliwa Dam, 20 billion, dagdag doon yung MWSS, tapos ang didikit na doon si Maynilad at Manila Water, kanya-kanya connect plant at connection, which will ensure na 40 cm pa rin. Mr. Chairman, that is 600 million liters per day. No, but it will ensure the 46 cubic meter per second supply pag na-develop. Which yun po ang magpapatigil, Deputy Speaker Marcoleta, doon sa sinasabi mo na 24/7 supply. Kanina ko binanggit nila. Nung wala pa naman tayong matibay na source ng tubig, talaga nang pinangatawanan nila yung provision na continuous and stable supply of water. Ngayon pala, nakatuon ang kanilang paningin sa Angat Dam. Oh. So kung efficiency po ang pinag-uusapan, talagang bagsak po kayo doon. Kaya kailangan talaga, meron tayong matibay na tubig na pinagkukunan. Ano po, gaano po ba kalaki yung service area ng dalawang concessionaire natin? Ang service area po ng ating... Geographically, gaano po kalawak in terms of, let's say, square kilometers? Alam po ninyo? I can give the cities and municipalities, but yung square kilometer, hindi ko po maibibigay ngayon eh. Pati po ba naman yun, hindi nyo, dapat po pero kami po wala naman kaming alam tungkol dito eh. Ang pagkakaalam ko lang po, yung service area ng dalawang concessionaire, hindi po ako nagkakamali, about 620 square kilometers. Kasi laki lang po siguro ng Singapore. Tama po? Oh. Mr. Chair, dapat po kasi Speaker, yung pong mga data natin, alam, kayo po yung MWSS eh. Ang Singapore po, ang kanilang population, 6 million lang po yata kung hindi ako nagkakamali, sa ngayon. Ang market po ng isa sa Maynila, ang market po ng dalawang concessioners natin. Kailan ko ba 10 minutes ang maximum? Pagka ako, hindi po pwede. Total, paalis ka na. De... Okay. Nasaan na ako, bro? Service area. East and West. Alam mo, pagka ginulo ka ng matatanda, mahirap eh. Dapat puro bata na lang tayo rito eh. Yung pong pinagsamang market, parang 16 million po eh. Sa mga tweed, pag kinumpara mo sa Singapore, talagang halos sigit pa sa doble ang dami ng taong sinusuplayan. Di ba? 6 million against 16 million. Pero ang Singapore po, yung source po niya ng tubig, marami. Congressman, MWSS, huwag ka nang gugulo rin at tinatanong ko sila eh. Tanong po, ang Singapore, pareho ng size, 6 million katao, ang source marami. Oh, 6 million lang. Alright. Ang ibig ko sabihin dito, pinupuntuhan natin, mas lalo tayong magsumikap, kasi po, 16 kontra sa 6. Ang Singapore, meron po silang 4 na sources ng pagkukuha na ng tubig. Una po yung catchment nila, area, ang kahuli-hulan itong marina po nila. Yung mga tubig ng ulan na yan, nakukuha po nila. Doon, isa po sa source ng tubig nila. Nag-i-import din sila.
Meron silang tinatawag na new water. Yun pong nire-recycle nila. Kahit anong klaseng tubig, kahit po ihi po ni Boying Remulla. With all due respect, pwede pong ano natin. Meron silang desalination. Bakit po hindi ganun ang style natin para hindi naman nahihirapan yung... Mr. Chairman, just to go back to the specific provisions of the concession agreement. Nakita nyo na po. On the water source. Ay, salamat po. Ano po nakalagay it is dyan? Exhibit E. Exhibit E of the concession agreement. Ano po? Exhibit E. Eh, paano tayo napunto sa Exhibit E? Ang sinasabi po, pakibasa po ninyo. Pakibasa po ninyo. Exhibit po, number one, capital expenditure for any projects necessary to source and treat any incremental bulk water in order to satisfy service obligation are deemed to be zero after the 10th anniversary of the commencement date. And the delivery point for such water is assumed to be located at the proposed Cogeo Reservoir. I-inform ko lang po kayo, noong 1918, nasisimulan na po ang layban. Kaya lang po, pagdating po ng People's Power, nagkaroon po ng desisyon ng government to stop Laiban Dam. At tayo po ay nag-source ng water sa General Nacar, Umiray. Yun po yung tunnel na ginawa ng MWSS sa Umiray River, diverting the water to Angat Dam. Kaya yun po ang nakakadagdag ng tubig natin sa Angat Dam. Dagdagan ko lang po yung sinabi nyo, nung mag-bidding po dyan ng 1997, dapat kasama yung Laiban Dam. Pero ang sabi ng gobyerno, wag na lang kasi it will komplikado na nga yung bidding, wag na lang. Pero ito, Deputy Speaker Marcoleta, kanina, kahapon, binanggit, 2007, you were collecting money for Laiban Dam. The regulatory office allowed it. 2007. Ang gagawa, ha? 2008. Ang gagawa are the concessionaires. No, MWSS. Or MWSS. MWSS. So Chairman. Pero bidded out 'yun o hindi? Ang meron po tayong plano at that time na no, but it was part of the business proposal, business plan of the who amongst the concessionaire. Dalawa po yun, kasi sila po ay nag-share ng 50-50%. Okay, so iklaro ko ha, DS Marcoleta. 2007, nagsubmit ng business plan yung Manila Water at saka Maynilad. In-approve ng regulatory office, nangulekta sila for Laiban Dam. It was supposed to be ano. Tapos umatras na naman. So, isinoli yung pera by way of discounting ulit yung collection per cubic meter. Hindi yata malinaw yung pagsusoli, Mr. Chair. Naisoli po ba yung naunang nasingil tungkol po sa... Kasi naisama po yun sa mga billing. Yung po bang naunang nasingil na po ng mga concessionaire, sa pamagitan ng concessionaire, nasingil po ninyo, naisoli po ba yun? Mr. Chair, may I defer to the regulatory office? Mr. Chair... we want to clarify that in 2008, and this is for Maynilad and Manila Water, Laiban Dam, cash flows for the Laiban Dam project were included in the determination of the rates that was implemented in 2008 and 2009. So it was considered part of... So nakarating po tayo sa tarifa na merong cash flows pertaining to Laiban Dam. Kano pa na-collectan niyo dyan? Yun po, based on the instruction po yesterday and the commitment of our office to provide that, we are computing it now. Kung ano. But we believe, sir, na yung hindi po nahihiwalay yung rates. The rates that we are implementing are unitary. Meaning, wala po, naniniwala po ang regulatory office na hindi po nahihimay yung rates na ito po ay para sa Laiban, ito po ay para sa itong proyekto. Kasi po, ang tarifa po natin ay ang pagtitingnan po natin ng tarifa, kada isang consumption may sarili pong tarifa. For instance, may 8 pesos, may 9 pesos. Yung mga 9 pesos na po yun, hindi po nahihiwalay into piso para dito, 2 piso para dito. Yun po ang kahirapan sa teorya na
kung sinama mo siya sa taripa, ay ito na po ay nakalaan para po sa isang proyekto. Magkano yung balak niyong i-resalay Bandam? Pardon po? Based on the business plan, magkano yung dapat i-release ninyo yung cost? Nung tinanggal po siya, kasi nung 2008, naisama po siya. Of course, no? Nung nag-business proposal, how much was that? Parang kanina, linaw, sinabi niyo, 20 billion for the Kaliwa Dam, 20% ganito, dadagdag kami. Magkano yung Liban Dam? Yung unang calculations po namin, and siguro so, I can share this. Figure lang. 200 billion? Ay, sa in terms of aggregate collection, we're computing. No, but, no, not the aggregate collection. Magkano yung cost ng Liban Dam? Hindi, nangulekta sila, tapos nung sinabing hindi tutuloy, binalik ngayon. But of course, hindi na nakulekta yung buong cost. How much was the projection for the construction of that? Iba-iba po kasi ang depende sa mode nung... Bakit ganun? Ang linaw nung kanina dun sa Kaliwa Dam. Sa inyo ngayon sa Liban Dam, tapos na nga yan, naisoli na. Hindi nyo mabigay. Iba-iba po kasi ang... Yung ngayon pong cost na binigay po kanina is sa ngayon pong mode ng pag-construct po sa kanya. Dumaan po kasi yan, nung 2013, ang plano po sa kanya ay isang PPP project. Yes. Prior to 2013, ang plano rin po sa kanya is an ODA loan. So doesn't parang matter. Pagkaiba-iba po ang, depende po ang cash flows. It doesn't matter. May ano yan eh. Konting ano lang yan. Konting pagkakaiba from an ODA to how much was the, ano? Kunyari ito, ang linaw nung Kaliwada mo, 12.2, 15% local counterpart. So it will be the two concessionaires. Manila will put in 15 to 18 billion. Manila Water will put in 12 billion. Ano yung Kaliwa? Ano yung Liban Dam? Nangulekta na nga kayo, hindi niya. Oh, yes. Mr. Chair, the project cost at that time is 50 billion. 50 billion. Thank you. If I may add, it is 2,400 million liters per day. Yes. Compared to 600 million liters per day of Kaliwa. Yes. Okay. Ms. Marcoleta? Yung pong, alam po nyo, ganito eh, kailangan malaman din ng mga kababayan natin kung ba't napunta sa mga concessionaires. Talaga naman pong, nung nagkaroon tayo ng water crisis, ang WSS naman, yung inefficiency talaga nila, nandun na sa pinakamababa. Wala naman po tayo magagawa. Aminin natin, nakatulong talaga sa atin yung dalawang concessionaires. Kung hindi sa kanila, hindi natin alam kung ano nangyari sa buhay natin. Nagkaroon ng sweetener sa mga contracts, okay lang siguro yun. Kasi paano mo nun ma-attract ang isang concessionaire na isipin mo, baong ka na sa utang, silang mag-a-assume ng utang. Pagkatapos sila ngayon mag-i-invest ng napakalaking halaga, nagpabaya kasi kayo na MWSS. Ngayon po, okay po, yung public utility, ang kaibahan po sa mga hindi public utility, yung pong capital, talaga pong huge ang capital na kakailanganin mo yan. At yan nga po yung pinangatawan ng dalawang concessionaires. Kaya lamang po, merong compensating factor yun eh. Sa mga concessionaires naman natin, pwede naman nating sabihin, wag naman po nating abusuhin yun sapagkat alam naman po natin din ang prinsipyo ng economy of scale. Kapag ka naman po maramihan, talaga naman pong mas bababa naman po na kailangan po ninyong maidulot sa ating mga... Yun po yung dapat nating i-balance, yung economy of scale. Kaya tinatanong ko po kanina yung formula sapagkat sabi ko nga, kapag ka po yung formula na kayo lang po nakakaintindi, kayo nagkukompute, kami po sa Congress, pwede po ba kami magkaroon ng ano, parang... participasyon. Halimbawa, yung pinakamagaling sa mathematics namin, meron po kasi kaming congressman dito. Talaga pong tatalunin niya po siguro si Albert Einstein, si Congressman Barbers. Pwede po bang pagka kinocompute po natin, nagre-rate rebasing, meron pong representative ang Congress? Para naman nakakatulong naman kami sa inyo. Kasi yung due process po, pag hindi natin naibigay sa tao, parte na po ng due process yun. Ipaliwanag natin, ito po talaga, kwentang-kwenta po talaga. Kumita, hindi naman po pwedeng hindi kumita yung concessionaire. Tama naman po yun. Wala naman po sigurong negosyo. Sino na papasok na magninegosyo kung wala namang kikitain. Pero, yung kita naman po,
Nando naman po doon sa responsibilidad naman ninyo. Ang sabi po ninyo, continuous and supply and stable supply of water at affordable price. Pagsasamahin po natin. Andun naman po yung balancing ano doon eh. Ito po yung dapat nating ma-achieve. Eh kasi po, ang nangyari, kaya nagpanting-antinga ng ating Pangulo, para pong si Congressman Barber, saka si Kong Boying po ang may-ari ng, ano, ng tindahan. Si Kong Barbres, eh, pabalasik pang nangungutang, ano? Pagkabigay, ayan. Nangiingi pa po ng sukli. Mali po yun, di ba? Kaya, ang trato po na, paano ito, intimba kong araw-araw po, pinupuno ko pagkatapos eh, kami pa pong magbabayad dahil sa arbitration naman po. Kaya medyo magpapanting po ang tenga. Ngayon, wag na po nating anuin yun. Mag-usap-usap po tayo para ayusin nating lahat ang problema. Kasi po, kapag naayos natin, tayo rin naman po makikinabang eh. Ano po, Mr. Chair? Salamat po, ma'am. Nahanap na po muna yung provision. Huwag na po ninyong hanapin. Wala. Nasabi ko sa inyo. Ang akin ho kasi, ang worry ko, kasi, marami ho kasing nagtatanong. Eh, ang tanong ho nila, kailan ba natin maayos kung maayos yung water supply na yan? Diba? Ay, ganda nung tanong ni Congressman Marcoleta eh. Nung sinabi niya na ano pa ba ibang sources? Sino bang in charge maghanap ng sources of water in the future? Bakit hindi niyo pag-aralan yung desalination kagaya ng ginawa ng Singapore? Bakit hindi niyo tingnan? Kasi, you know, if we're just being reactive or band-aid solutions dito sa mga shorty, matagal na eh. High school pa ako. Hindi naman katagalan yun, no? Pero high school pa ako, may water shortage na eh. 1942 hindi naman. Hindi naman. Hindi naman. So, but my point being is that hindi ba, dapat siguro proactive, nag-iisip tayo 50 years from now, wala na tayo rito, meron na tayong other sources of water. And that is the role and the mandate of the MWSS, di ba? Huwag nyo ipasa sa concessionaires. Yun ang point. Mr. Chair, tama po yun, Congressman, na mandate natin. Kaya nga po, long overdue na ang Kaliwa Dam. Matagal na po itong naaprubahan ng ano. Kaya lang po, marami po tayong tinatakel na problema. Number one po, yung mga opposition sa dam construction. At itong mga NGO na sumusuporta sa ating mga kababayan doon sa Meron naman po, ma'am, mga legal remedies doon sa mga opposition doon sa area where you're supposed to construct the dams. Yung atin namang mga yung kagaya nagrarally si Congressman na Gayete kanina, ay pwede nyo na hong kausapin yun. Habang nandirito. Actually po, Mr. Chairman and Congressman, we are happy to announce that we were able to get the environmental compliance certificate of Kaliwa Dam. Kaya ngayon po, we were able to issue the notice to proceed to our contractor last November 13. So, nagsisimula na po sila sa detailed engineering design. Bukod po sino ang contractor ng Kaliwa Dam? Ang China yata. Contractor po is China Energy. China Energy ang contractor ng Kaliwa Dam. Bukod po sa ibig sabihin nun, kung China Energy ang contractor, ang funder ng Chinese din. Opo, ODA po ng China. Okay. So, bukod po sa Kaliwa Dam o Liban Dam, yung sinasabi ni Congressman Ace, ano po yung nasa pipeline ninyo? Nandiyan ba lahat yan? Opo. Kasi baka pwede naman na Congressman Barbers, gumawa na tayo ng batas dito that in the development of water sources, we exempt them from yung bang local government approval, we exempt them from all this para magkaroon ng mabilis just for water sources. So, would you agree with that, MWSS? Thank you very much, Mr. Chairman. Yan po ang talaga ang aming kailangan. Na kasi natagalan po kami talaga sa pagkuha ng mga permits mahirap clearances. Talaga. Yung kaya nga po, so isubmit niyo po sa amin yung itong mga projects na to, and maybe the Honorable Barbers can spearhead the filing of the bill which we can sponsor so that in the development of water resources no po sa pagbagawa, itanggalin na natin, exempt na natin kayo sa mga problema na kinakaharap ng normal na project.
So, yun po. Thank you, Mr. Chair. If I may allow to add, ang ginagawa po natin sa Kaliwa Dam, makakakuha po tayo sa phase 1 ng 600 million liters per day. Pero ang ating pong ginagawang tunnel ay may kakapasidad na 2,400. Kaya po, kailangan natin na magawa na po yung phase 2. Phase 2 will be the Canaan River. Bakit inuna niyo po yung Kaliwa? Iyan po yung nasa banda rito na downstream eh. Opo. Thank you, Mr. Chairman. Salamat po doon sa information. The reason why we want to look forward and look ahead, kasi, alam mo, this Congress just recently passed on third reading the creation of a Philippine Space Station, di ba? Something like that eh. I am not just familiar with the title of the bill that we just passed on third reading. Ibig sabihin, nag-iisip na nga tayo ng space eh. Meron bill eh. Agency. Something like that. I'm not just familiar. Can we recognize Manila, Mr. Fernandez? Yes, Mr. Chairperson, if I may add, we very much support this move to exempt the water source. We would like to add, pati rin po sana yung related to wastewater and sewerage. Napakahirap pong kumuha ng permit. Sige po, ibahin po natin yung mga ang appreciation dyan kasi medyo iba yung wastewater. But definitely sa water source, we can help that immediately para dun sa development nito, mabilis natin. I can understand dun sa wastewater din kasi mga right-of-way problems, yeah. Kung ano-ano. Sir, pwede natin i-commit yung bill na yon. Madaliin natin yung batas pero ibaba natin ang rate, ha? Piso na lang per cubic meter ang tubig. Pagka bawat dagdag na timba ni Dante Marcoleta, may bawas ang presyo. Diba? So, bastante na tayo sa tubig nun. Wala nang problema sa Magat Dam. Siguro baka hindi na natin kailangan yun. So, bumalik tayo sa piso per cubic meter, ha? Mr. Chair. Ha? Congressman, piso, tatlong piso yung Congressman, yes, Congressman yes, Mr. Fernandez. Gusto kong gamitin po yung example ni Congressman Marcoleta. Sa Singapore po, talaga animang sources. Pero ang rates po ng Singapore ng tubig, more than 3 times our rates. Thank you for that information. Mataas po kasi yung kanilang, malakas po yung pera nila kaysa sa pera natin. Huwag ako nang galitin at yung timba nito hanggat meron nagagalit si the Speaker Marcoleta. Yes, Congressman Barbers. Thank you, Mr. Chairman. Ulitin ko lang, no? Wala ho tayong napipintong krisis sa tubig, kundi shortage lamang po. Yan po ang sagot ng MWSS. At sumasang-ayon ho dito ang Manila Water and Manilad. Can we please ask them to state for the record na sumasang-ayon sila sa ganung pananaw? Water? Yes, Mr. Chairman, subject to all the conditions we said earlier. Okay.